Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyay ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, butong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Santo, sa kadakilaan na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa na mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kaligitnaan mo ang hari ng Israel. Ang Panginoon wala ng kasawaang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak sa iyo, sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling nyo ang mabuting poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malabod kayong pasasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat sa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos na Espiritu Santo si Elizabeth at bunggalak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kay Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat o magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ba'y mga nakapananghalian na? Hindi pa? O sige. Pagkatapos po'y pwede na kayong mananghalian. Hindi ko lang kayo maiimbitahan sa kumbento. Ano po? At sa araw pong ito ay kapestahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At ganun din, ang marami sa inyo na narito ngayon ay sa unang beses nagkaroon ng pagkakataon na dumalaw sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Meron po ba sa inyo mga first time na nakadalaw dito? Meron po? Ayun, meron, ayun, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, maraming salamat po sa inyong pagbisita at palakpakan po natin yung mga bagong sa unang pagkakataon ay nakabisita. Sana ito'y hindi una at huli na inyong pagdalaw dito sa ating pambansang dambana ni Santo Padre Pio. So sa araw pong ito ay ginugunta natin ang kapiyastahan ito ng ating mahal na Birheng Maria bilang pagbisita niya sa kanyang nagdadalang taong si Elizabeth o nagdadalang taong pinsan na si Elizabeth. At sa loob ng 3 buwan ay tumigil o nanirahan si Maria sa kanyang pinsang ito. Bagamat siya ay nagdadalang tao din noong mga panahong iyon, si Elizabeth ay nagdadalang tao sa kanyang katandaan na asawa niya ay si Zacarias at ang magiging anak nila ang siyang magiging tagapaghanda, no, ng magiging anak ni Maria. Sino po ba yung anak ni Elizabeth? Si Juan. Si Juan Bautista. Ano? At ito namang anak ni Maria, of course, alam natin, walang iba kundi si Jesus. Bakit nga ba 3 buwan? Bakit hindi isang araw lang, 2 linggo ang pagbisita? Sapagkat itong dalawang ito'y pinagpala, no, nabiyayaan, no, ng presensya ng Diyos na sa kanilang mga sinapupunan, daladala nila ang napakalaking pagpapalang ito. At ipinararamdam lamang ng mga pinsang ito ni Maria at ni Elizabeth kung gaano kahalaga ang presensya ng bawat isa sa kanila na daladala nila yung biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa kanila, sa kani-kanilang mga sinapupunan. Mga kapatid, minsan may tinanong akong kaibigan. Ang sabi ko sa kanya, bakit ka ba nalulungkot? O bakit na lang pag nakikita tayo ay sandamakol yung iyong mukha? Lungkot na lungkot ka palagi. At minsan, sinagot naman niya ako ng maaring pabiro o may katotohanan. Ang sabi niya, alam mo pari ko, kasi palagi akong walang pera. Kayo po ba na narito? Nalulungkot ba kayo kapag wala kayong pera? Yung totoo, mainit ang ulo.
Masama ang lasa palagi. Walang gana. Totoo naman, dahil ito naman ang pangangailangan na ang marami sa atin ay talagang dapat meron. Kaya konektado ang lahat ng mga bagay na kailangan natin kapag meron tayong panggastos. Mahirap talaga pa walang magastos. Baka sa araw-araw, nga ka na lang. Ano? Pero sa totoo lang, ay ano nga po ba yung ugat ng kalungkutan natin? Bakit nga ba minsan sa buhay natin ay nararamdaman natin ay yung kalungkutan? O kahit nga yung iba sa araw-araw, masasalamin mo sa mga mukha nila, palaging malungkot ang itsura. At kapag tinuntun natin yung nagiging tanging dahilan, itinuturo nito yung pagkakait ng isang mapagmahal na presensya. Nagiging malungkot tayo kasi wala tayong katuwang. Lagi tayong nag-iisa. Malungkot ang life natin kasi walang nagmamahal sa atin. O tayo mismo ay walang minamahal. Kayo ba na narito mga kapatid, sa tingin nyo, kayo po ba'y minamahal? Kayo ba'y kamahal-mahal? Amen. Ano, bakit yung iba hindi sigurado? Kasarap ng may minamahal. Ano? Kasarap din na nagmamahal. Mahirap kang magmahal. O ikaw mismo mahirap mahalin. Yan ang nagiging dahilan. Nagiging punot dulo na isanhi ng kalungkutan na isang tao. Kapag tayo'y nangungulila, merong kulang sa mga buhay natin, wala tayong kasakasama, walang kaagapay, minsan nagiging malungkot ang buhay natin. Kaya itong kalungkutang ito ay nagiging sanhi para tayo'y makapag-isa. At masasabi natin, kulang yung presensya ng sino man sa atin na siya magpapaligaya at magbibigay sigla sa buhay natin. Mga kapatid, sa panahong ito ngayon, masasabi natin, ito ay panahon ng henerasyon na tila normal na yung kalungkutang nararanasan natin. Tingnan po natin yung mga kabababayan natin na napipilitang mag-imagmasa, mag-asawa o isa man, napipilitan silang mag-ibang bansa at iwan ang kanilang mga anak. Isasakripisyo ang sariling kaligayahan sa kapiling o makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay at ito'y maaaring maghatid ng kalungkutan lalo sa mga anak na maiiwan. At sa tingin ng marami, maaaring matumbasa ng pera yung kanilang pinagtatrabahuhan, ang kaligayahan na maaaring idulot nito sa kanilang mga anak. Pero no, ang pera o material na bagay ay di kailanman matutumbasan ang kasiyahan o kalungkutan na maaaring maramdaman ng isang anak. Kaya ang nangyayari, naghahanap ng paraan para maibsan yung mga kalungkutang iyan. At dahil minsan, o dahil dito, minsan nagiging negatibo ang epekto nito para sa mga kabataan. Minsan narito nga yung mga parents, kasama nila ang kanilang mga anak, kompleto ang pamilya, pero hindi naman nakikita. Hindi mapil ang presence ng bawat isa. Bakit? Lahat abala. Lahat busy. Walang quality yung presence ng bawat miyembro ng pamilya. Mababaw, walang dating. Kasi nga, hindi nagkakaroon ng quality time sa isa't isa.
pagmasdan nyo sa isang pamilya na magkakasama sa isang bubong. Dahil sa generation natin ngayon, sa panahon nating ito, lahat kaya nang humawak ng anumang klaseng gadget na meron ng isa. Kahit ang mga musmos, hinahayaan na ng mga magulang na humawak ng cellphone, ng tablet. Pagmasdan nyo, lahat may hawak na cellphone. Pero magkakaharap, hindi nag-uusap. Tatawagin lang sa pagkain, ite-text pa, ime-message pa. Nasaan yung quality ng presensya ng bawat isa sa atin? Sino na nangungmusta sa kalagayan ng bawat isa? Sino na ang pwedeng makinig? Sino ang gustong magtanong? Napakarami ng okasyon at kalagayan na sa ating lipunan ngayon ay hindi na nabibigyan ng pansin. At ang maging presensya na mga kinauukulan, lalo na sa mga kapatid nating naghihikahos, may mga kapansan at karamdaman, hindi na natin makita o maramdaman ang mga presensya ng mga taong ito. Sa mga tuwid, mga kapatid, marami ang nakakaranas ng kalungkutan dahil kulang na kulang ang presensya na magkakaloob ng presensya ng pagmamahal sa kapwa. Kaya nagiging sanhi ito upang hindi na natin maramdaman ang natatanging presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. My dear friends, sa araw na ito, sa kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth, ito'y pagpapahayag ng lubos na kagalakan dahil ramdam na ramdam ng magpinsang ito ang tunay na presensya ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Nagmamadaling bumisita si Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth na matanggap niya ang isang balita sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Si Maria ay may tuturing na instrumento ng Diyos upang maipabatid ang presensya ng Diyos sa tahanan ni Elizabeth. May tuturing na napakasimple po ang buhay ng dalawang babaeng ito. Subalit, napakayaman ang presensya ng Diyos sa kanilang mga kalagayan. Si Maria na nagdadalang tao para sa anak ng Diyos. Si Elizabeth, nagdadalang tao para sa paghanda ng daraanan ng ating Panginoon. Ang kagalakang ito'y tinatamasa ng bawat isa sa mga buhay nila na ang Diyos ay ipinararamdam sa kanilang mga kalagayan. Ano pat binisita ni Maria sa Elizabeth upang sa ganoon maipadama niya ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang natatanging pinsan. Maaaring napakalayo ng agwat ng edad na magpinsang ito, pero pinili ni Maria na manatili ng 3 buwan upang sa ganoon may paranas, may paramdam niya ang totoong presensya ng isang taong nagmamahal, isang taong may malasakit, isang taong nakikinig at may malasakit. Mga kapatid, ang natatanging katangian ng Diyos ay ang kanyang presensya. Hindi lamang siya makapangyarihan, kundi siya ay Diyos na laging sumasa ating lahat. At sa palagay niyo, mga kapatid, sa tingin niyo ba, sa mga oras at sandaling ito, kasakasama niyo ang Diyos? Sumasa inyo ba ang Diyos? Yung iba nag-aalinlangan,
sapagkat andun pa rin yung kalungkutan ng buhay na parang ang Diyos nila ay yung pera. Mga kapatid, ano ang magiging halaga ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi naman natin siya nakakapiling at tinatanggap sa ating mga buhay? Ang Diyos ay Diyos nating lahat dahil lagi siyang suma sa atin at nakatitiyak tayo na ang presensya niya ay nararamdaman natin anumang oras at panahon. Sa oras ng kalungkutan, sa oras ng kagalakan, suma sa atin ang Diyos. Naniniwala ba kayo? Amen. Hangad natin at ipinagdarasal natin na suma sa atin ang Diyos sa bawat gawa, kilos, pananalita natin sa araw-araw. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inilawal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mo na manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang aming kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo, tantanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa nagkakasala sa amin.
sa lahat ng masama. Hiniling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may pag-alam. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mimitin ka, kalian.
ng pagmamalik. Inang sinta, inang ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na fari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong gala. Sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pangmalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra Elcina, mongheng banal. Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at Yesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais ating palawakin ng dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaulag ng ating turismong pansimbahan. Makikisuyo po kami na pakiiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at makikompleto ng mga informasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Isa ng Hunyo ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahang magdala ng kandila. Ikalima, ang imahe ng Mahal na Berhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila ay dadalaw dito sa pambansang dambana ngayong Sabado, ika-isa ng Hunyo, sa ganap na ikalabing isa ng umaga upang mapalaganap ang debosyon. Mananatili dito ang Mahal na Berhen hanggang ikawalo ng Hunyo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, ang pambansang dambana ay sponsor sa Misa Triduo para sa kapistahan ni San Francisco Caracciolo, ang tagapagtatag ng mga Adorno Fathers,
Ito ay gaganapin ngayong 2 ng Hunyo sa Marian Orchard. Sa ganitong diwa ay humihingi kami ng tulong para sa mga school supplies sa ating ihahandog sa Misa Triduo. Para sa inyong donasyon at mga detalye, kayo po ay makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga mapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at ayadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga nagyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga ninyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng mga ninyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay isuma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparoon ng una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparoon ng una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang hapon po. Mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, pagbalik sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa muli inyong pagdalaw. Salamat po.